Pakinggan natin ha. Pagpasensya nyo na yung ano ha, yung video kung hindi masyado ganun kalinaw, pero pakinggan ho natin si Mayor Vlogger. Si Mayor Vlogger, pasok. April 2, araw po ngayon ng Linggo, at kasama po natin si Shaton Mayor, si San Fritz Diaz. Good evening, Mayor. Good evening, everyone. Pasensya na sa pangatagan ni Gross. I will talk in Tagalog and English and Bisaya sometimes, so please bear with me. Sige lang, Mayor. Ayos lang, Mayor. Una, salamat ako sa lahat ng sumuporta. Sa nakita namin yung mga vloggers. Nako, yan na. Na vlogger. Umakampi sa mabubuting tao. Kampihan na to. Umakampi sa matitinong tao. Kampihan na. Umakampi sa hindi kriminal at demonyo. Demonyo. Thank you po. Saludo po kami sa inyo. At yung so ayan, tandaan niyo, kampihan no ito, ha. O sa pula, sa isa puti. Hindi, depende yan eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong si Mayor Diaz na ito, kakaiba ito mag-isip eh. Parang pagkakampi nila, matinong tao, mga makadiyos. Panay, ilang beses ang sinabi, ginamit ang Diyos dito eh. Sabi nga nila, di ba? Sino ba nagsabi nun, si Flip Topper? Ikaw ba'y makadiyos o ginagamit mo ang Diyos? Ganon. Hindi, sa tingin ninyo. Kasi alam mo, iba eh, pagka kakampi ka niya, mabuti kang tao. Pagkakalabang ka niya, demonyo ka. Parang sa kanila, sa kanya ito ha, pag hindi ka sumang-ayon sa kanya, kontra ka na, kalabang ka na. Ganun. Kawawa naman. So kayong mga ano dyan, mga taga-Negros, iboto nyo ito ha. Tita mo naman, Mayor Diaz, ako pa nagsabing iboto ka. Iboto nyo ito, baka lumagpas kayo ng langit. Pag ito hindi nyo binoto, baka mamaya bumaon kayo kay impyerno ka kagad. Ganyan yan. Pagka baka mamaya pag hindi nyo binoto ito, matawag kayong damunyo. Hoy, damunyo! Di ba? Kaya ingat kayo. Ingat kayo dito kay Mayor Diaz. Iboto nyo ito para siguradong shoot kayo sa banga. Kasi pag di nyo binoto ito, wala na, kalabang ka na niya. Alam mo yung mga ganyan thinking? Hindi, totoo ito. Baka sabihin ninyo, binibiro-biro ko kayo. Pero yung mga ganyan thinking niya na mga... Sorry ah, pero ayoko sanang banggitin to, pero thinking to na mga baryotik. Alam mo yung mga baryotik? Yung sa... Basta, yung mga baryotik, ibig sabihin basta ganun, mga taga-bundok. Pag sinabi mo, kailangan kampi kita, pag hindi kita kampi, kaaway ka. Ano ba namang klaseng thinking yan, Mayor Diaz? Parang ano ho yan eh. Thinking ho yan ng mga tawag doon, makalumang pag-iisip na yan. Tayo ay malayang demokrasyang Pilipinas. Ibig sabihin, may kalayaan ho tayo na mag-disagree sa ibang bagay. Meron nun tayong kalayaan na mag-argumento tayo sa isa't isa kung meron bang problema, kung may mali ba, may nakikita kaming hindi tama. Dapat to malaya ho tayo. Hindi yung kagad na pag nakontra na sa inyo, damunyo na kagad. Huwag naman ganun, Mayor. Masyado ka naman, kakaiba ka naman, Mayor. Dinaig mo pa ang Diyos, ha? Kung makahusga ka, parang ano, ha? Basta. Hindi, alam mo kung sino naalala ko dito? Ito, Holy Week naman, pag-usapan na rin natin. Alam mo yung naalala ko dito, yung nalalangin sa New Testament. Sabi niya, Lord, ako, napakabuti kong tao, ha? Yung isang yung makasalanan yun, eh. Magnanakaw yun, eh. Ako, mabuting tao ko. Yung naalala ko dito kay Mayor, no? Ba't kaya ganun to? Ano kaya nakain ito? Tuloy! Oy! Live namin, nakita namin, parang kinuha yung clip para ma-spread naman kasi they have a lot of followers. So, pasalamat kami ngayon sa inyo para hindi naman mamatay yung issue kasi gusto nila itong ilihisin. Lihisin ng mga binabayarang vloggers. Ayan na naman sa binabayaran! Masakit yung bayad eh. Kasi very obvious. Very obvious ba, Mayor Diaz? Meron po ba kayo ebidensya? Hindi totoo. Kung may ebidensya kayong binabayaran, ilabas ninyo. Hindi. Makahusga kayo. Parang akala ninyo, kayo namin nakakalam sa lahat ng bagay eh. Kung meron po kayong kilalang binabayaran, at ano kayong ebidensya? Ilabas ninyo, ha? Hindi yung ganyan na makahusga kayo ng mga tao. Kala nyo naman, eh.
Unless kayo ho nagbayad, at least yun malalaman ninyo. Kasi tandaan ninyo ha, ang sinabi niya, mga bayarang vlogger. Hindi naman natin hindi naman niya sinabi kung kanino nanggaling yung bayad, di ba? So, malay mo, may alam talaga siya na bayarang vlogger, pero hindi lang natin alam kung kanino galing, di ba? Kaya nga kung Mayor Diaz, kung may alam kang bayarang vlogger, eh baka naman pwedeng maglabas ka ng ebidensya. Di ba? Itong kumakampi sa kanila, lahat ng sasabihin, hindi lang ako. Sasabihin ni Benhor, sasabihin ni DOJ, pati pagkamatay ni Gob, ilihis pa nila. Wala diba? Naglilihis doon. So kami pa ngayon ang, kayo pa ngayon. Excuse me po, wala po naglilihis doon ha. Ang sinasabi lamang po namin doon ay hanapin talaga natin ang tunay na base sa ebidensya kung sino talaga ang pumatay kay Governor Degamo. Yun nga sinasabi natin dito eh. Kasi lumiligwak na ho tayo sa issue eh. Ang issue na nga ngayon is no longer kung sino pumatay kay Degamo. Ang issue na ngayon kung masamang tao ba si Tevez. Hindi, kasi proven nyo naman yun eh. Pakialam namin doon. Hindi yun ang pinupunto namin dito. Ang punto namin dito, eh siya ba ang pumatay? Kung masamang tao siya, eh bahala na ho kayo. Kanya-kanya ho tayo ng pananaw. Eh, sa tingin natin, gambler, mahilig siya sa sugal. Oh, okay, sige. Oh, ayos, masamang tao siya. Oh, kalbo, gano'n. Hindi kasi bisa pagkakalbo talaga. Diba? Mga kalbo yan, masamang tao yan. Diba? Oh, eh, sige, di masama na kaming tao mga kalbo. Ang tanong, siya ho ba pumatay? May ebidensya na ho ba? Eto nga masama eh. Ha? Sa dami-dami ng ebidensya, bakit walang kaso? Hindi ko maintindihan talaga. Pantokin mo, inabot na ng Holy Week, wala pa rin kaso. Pambihira, oh. Biktima. So sila pa daw ang biktima. So it's very obvious. These days, it's very alarming because of social media, but we are very grateful that marami pa rin na Pilipino ang sumusuporta sa nasa tamang daan. First, salamat sa lahat also from lahat ng supporters namin na nagbi-message, nagbibigay ng information sa mga family ng biktima na nabuhayan or kahit hindi itong kasamang group kasi ang daming pinatay. Nagmamalinis to lately. Lahat ng station siya ho ba nagmamalinis? As far as what we are seeing in social media, parang hindi naman ho ata siya yung nagmamalinis. Hindi na nga umiimik yung mama, hindi nyo ba nakikita? Hindi ha. Tayo, doon lang tayo sa totoo ha. Eh, wala na sinabi yung mama eh. Alam nyo kung sinasabi lang nung mama, sana lahat imbestigahan, lahat ng angulo tingnan, yun lang. Oh. Eh, sino yung nagsabi dyan? Demonyo, yung mga hindi... Oh. Yun yung nagmamalinis. Yung tawagin mo yung kapwa mong demonyo kagad. Oh, mga demonyo ito, mga ito. Oh. Yun ang nagmamalinis. Oh. Binigyan ng slot in interview. Wala nga, hindi na nga nangyari ni Janice yun eh. Pero sa kanila, nangyari... Mayroong 1 hour interview, mayroong 30 minutes interview, one-on-one interview in the mga sikat na network. Nagmamalinis ang kapatid ni Arne, si Henry. O nagmamalinis na ngayon. Pero before that, puntahan natin yan mamaya. Ang sabi ni DOJ, 99% na case solved ito. Dito naman, wala naman tayong iniimbentong kwento. This naman is to inform everybody because the people of Negros... You don't even question the statement of Secretary Remulla. As simple as 99% pero walang kaso. Wala pa sa PI, ah. Wala pa sa preliminary investigation. Tapos sasabihin nating 99% na naniwala ka naman kaagad. And as far as I know, when you say a case is already solved, meaning it is proven in court, di ba, na kailangan ito po ay guilty beyond reasonable doubt. Paano magiging guilty beyond reasonable doubt? Hanggang ngayon, wala pa yung preliminary investigation. Niwala pang ang
probable cause, di ba? So, anong pinagsasabi natin? Oriental, before ito nangyari, takot. Biruin mo, merong doktor nag-drive. Inubertikan lang nila yung convoy. Okay. Hinabol hanggang Robinson. Nagla-live yung doktor ng mga panahong yun. Hinabol nila Cortives. Di ba? So, ganito to. Walang sinabi yung mga ampatuan dito. Mas worse. Marami na mga ampatuan. Pasensya na. Yung ampatuan na mayroong na-convicted na mga ampatuan. Wala yung sinabi dito sa pamilyang ito at grupong ito. Kasi they are organized group. Andun na lahat sa kanila. Sugal, killing. Maganda po siguro. Ito. Kung totoo yung sinasabi ni Mayor Diaz tungkol doon sa hinabol daw yung doktor, maglabas kayo ng ebidensya, sir. Pag naglabas po kayo ng ebidensya at talagang merong proven na ebidensya na talagang nangyari yun, ala, tara, kundinahin natin yan, banata natin araw-araw. Sige na po, sir, kasi mahirap po kung puro kwento lang eh. Di sana nag-showbiz ano na lang kayo, commentator. Kung puro kwento lang din. Mahirap kasi, alam mo, andaling-dali, sabi nga eh, when you want to criticize o naninira ka ng tao, it's easy. Basta sabihin mo lang, oh, ito si ano, mayabang eh, si ganito, ganito, o ganito. Asan mo yung prueba? Asan mo yung ebidensya? Eh, kung wala, abay, ang tawag mo dun, marites, di ba? O sasabihin nyo na naman, hindi, alam namin yun dito sa Negros. Ayan na naman po tayo sa ganyan. Alam mo yung litanya ng, alam namin yun dito sa Negros, alam namin yung pasa-pasa, yung ganoon. Parang si Aling Nene. Kailang, alam si Aling Nene, siya gumagamot na may mga sakit dito, alam namin yun dito. Oh. Mga ganyan sa ano eh, di ba? Oo, alam namin yan dito. Yes, ano? Ah, kita mo yan, yung ano, yung krengking yung anak ni Aling, Aling Tere. Yung krengking niya, nakbo, alam namin yan dito. Iyoko sana ng ganon. Baka naman pwedeng, Mayor, pag kayo ay nag-akusa, sana ho merong ebidensya, di ba? Sana ho meron. Droga, andun na lahat.